is an actress, a performer, and a mother. In this episode, Ultimate star Jennylyn Mercado talks about going back to work after almost 2 years and shares how she balances family time and being in front of the camera. Let's get to know more about Jennylyn in this episode. Hi Jen, welcome to the Jimmy Pinoy TV podcast. How was it like working with Cian? Cian, gaan ka trabaho? Sabi ko nga, lagi ko sinasabi thankful ako na si Cian kasi ano kami, parang nagtutulungan kami sa set. Lalo na dun sa situation ko na ang tagal kong nawala, tapos bumalik ako ulit. Parang yung feeling na hindi na ako marunong umarte, paano ko ba ito gagawin? Pero nung nag-start to, pandemic, diba? Pandemic, so mahirap kasi naka-lock-in kayo, di ba? Ang lungkot kasi wala kayong ibang gagawin kundi mag-taping lang dun. But the first time you met him, walang awkwardness? First time, wala eh, wala. Comfortable ako agad kasi he's very friendly, masayain, at makulit, ganun. So, ano ka talaga, gagawin kanyang comfortable. And then nag-stop yung taping tapos nag-resume kayo ulit. How was the adjustment like? Yung adjustment, mostly sa akin talaga. Kaya ko pa ba? Kaya ko bang bumalik physically, mentally, emotionally? Kaya ko bang maging artista ulit? Yun, yung confidence, yung nawala. At saka, syempre, hirap bumalik dun sa dati mong figure. Ayoko silang i-let down. Okay. Oo, kasi yung project na to, napakaganda, very interesting. And gusto ko tong soap na to. So, as much as possible, gusto ko talaga ibigay lahat. Maibalik ko yung first time na nakita-kita kami, nag-tape kami. Gusto ko ganun pa rin kung ano yung iniwanan ko. You and Dennis have always been private. How do you balance it? Kayo ni Dennis? Madali lang naman kung gugustuhin mo eh. Kumbaga, kasi yung mga trabaho namin talagang public eh, di ba? Wala ka nang maititira sa sarili mo. So, as much as possible, yung buhay namin bilang pamilya, gusto namin na talagang mas private. Yung nagagawa namin, yung gusto namin, ang hindi namin kailangan ipakita sa mga tao, di ba? Hindi naman palaging lahat ilalabas mo eh. Magtitira ka pa rin ng something para sa'yo tsaka sa pamilya mo. I think very important yun, lalo na sa mga bata. Kasi gusto kong mabuhay sila ng normal, di ba? Ayoko nung nakakakita ng mga comments. Nakakalungkot yun eh, pag kami mababasa sila na hindi maganda, yung ganun. So as much as possible, gusto namin talagang pagka-family time, family time. Plinano nyo ba ni Dennis yung magiging work schedule? Naka-map out yung yes. After you gave birth, pabalik ka, tapos hindi kayo magsasabay ng projects. Paano yung parang inyong planning ni Dennis? Siyempre, kailangan kausapin namin ng mabuti yung manager namin. And alam naman din ng nila dyan, yung manager namin, si Kat, si Jan, si Tita Becky. Maganda na pareho kami ng management dahil yung time management talagang importante, lalo na ayaw namin nang naiiwan yung mga bata nang walang kasama, kahit isa sa amin. So yung schedule namin, hindi kami nagkikita. Monday, MWFS siya, ako naman TTHS. So okay lang yun. Basta importante, merong isa sa amin na nagbabantay sa kids kung wala man ako or wala man siya. What is the most rewarding part about being a mother? Siyempre yung nakikita namin sila, lumalaki ng masaya, matalino, mabait at lumalaki ng normal. Yung buhay na normal na malayo sa showbiz na hindi namin kailangan ipakita kung ano pa yun. Diba? Yung gusto namin na lumaki sila ng parang hindi showbiz yung mommy at daddy nila. Meron ba sa kanilang gustong mag showbiz? Dati si Calix, yung eldest namin, gusto niyang mag-showbiz. Pero nung nakita niya kung gano'ng kahirap, kasi nung habang lumalaki siya, ngayon kasi siya yung 17 na siya eh. So, ngayon nakikita niya, ang hirap pala, di ba? Hindi pala ganun kadali. Yung pagod, yung puyat, yung hindi namin kayo nakikita buong araw. So, ngayon parang nag-iba na siya ng gusto sa buhay. Ayaw na niya maging artista. Tsaka nakikita niya rin na pagka lumalabas kami, parang, ano ba yan? Bakit ang namin nagpapapicture yung ganun? Gusto niya. Daming tao pala. What kind of parents are you? Si Dennis yung mas chill, mas cool. Ako yung mas bad cop, yung disciplinarian. Dapat, balance. Balance, oo. Ako talaga yung, pag sinabi ko, alam na ng mga bata, susunod na sila. Ganon.
May naging pagkakaiba ba sa parenting style mo ngayon kesa kay Jazz? Same. Same. Hindi ko, kung paano ko pinalaki si Jazz, ganun ko rin pinapalaki si Dylan ngayon. Gusto ko pantay-pantay lang. Pero kasi girl eh. Girl! Bunso eh, meron still, no? Still. Half love. Si Dennis yung okay lang. Tingnan natin pag nagdalaga yan ako. Tingnan ko kung ganyan ka paka-chill. May balak ba kayong tumira abroad? Kasi I know you bought a house sa Vegas. Oo. So, ano yun? Bahay bakasyonan ba siya? Or may chance na mag-relocate kayo? Sa ngayon, ano siya eh, pinaparent namin siya. Kaya pag nagpupunta kami ng Vegas, namitira ako sa anak ng manager namin. Pero ano yun so, eh? So, investment siya ngayon? Investment. Pero kasama yun sa backup plan. Na pag, kunyari, ayaw na namin sa Philippines, gusto na namin mag-retire sa ibang bansa, at least meron kaming matitirahan out of the country. Nag-stay kayo doon for a while, no? Kasi nakikita namin yung mga ibang videos mo, no? Ano yung kaibahan na nakatira kayo doon as compared to nandito kayo? Doon kasi walang pakialam yung mga tao, di ba? Parang normal. Kahit saan ka magpunta, parang normal. Yung parang regular person ka doon. Yes, ganun yung feeling na sarap din nung... Ano yung parang kahit ano pwede mong gawin, tumambling ka sa kasada, yung mga ganun. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo nang walang makakapansin sa'yo, walang magpo-post sa'yo sa social media. Mas may freedom. Pero ang dami rin Pinoy sa Vegas. Marami rin po. Marami rin. Iba rin kasi minsan pag nasa ibang bansa ka and then you meet a fellow Filipino, no? Po. Do you take the time to talk to them? Bira rin naman pong nakakapunta kami sa ibang bansa at nakakakita sila ng, di ba, yung kababayan na napapanood nila sa TV. So, iba rin yung pakiramdam. Gusto namin silang bigyan ng chance na mag-take ng time na mag-take ng picture o makipagkwentuhan sandali, di ba? Global Pinoy. Feel closer to home with our all-time favorite shows. Fast Talk with Boyabunda. 24 Oras. Magpakailanman. Bubble Gang. Pepito Manaloto. And Kapuso Mo Jessica Soho. You can also enjoy award-winning news programs, documentaries, lifestyle shows, and many more on GMA Live TV and GMA News TV. GMA channels are available in the U.S. through various pay TV providers. To know more, visit gmapinoytv.com/subscribe or follow us at GMA Pinoy TV on social media. Mga Global Pinoy subscribers ng GMA Pinoy TV sa US, Canada, Singapore at Hong Kong. You can now watch Kapuso shows on the go. Just download the mobile app of your pay TV provider and enjoy TV everywhere. In the US, via Xfinity Stream, Spectrum TV app, Cox Contour app, and Optimum TV app. In Canada, via Bell 5 TV, Rogers Ignite TV, and Telus Optic TV. And in Hong Kong, via the Now TV app. TV Everywhere is available to existing GMA subscribers only. Contact your pay TV provider or visit gmapinoytv.com/subscribe to learn more. Jelilyn Mercado shares what she misses the most about performing for Global Pinoys and talks about her dream role. Speaking of Filipinos abroad, ano ang pinaka namimiss mo sa pag-perform sa ating Global Pinoys? Iba rin yung warmth nila eh. Kasi yung excitement ng antagal na namin hindi nakaka-uwi ng Pilipinas, na napapanood lang namin kayo sa TV. Pero pag nakita ka nila sa personal, iba yung excitement. So mapifeel mo yung energy. Iba rin yung energy pagka sa ibang bansa ka nag-perform. Na parang kami, gusto naming i-offer yun sa kanila. Kasi alam namin, miss na nila yung Pilipinas, di ba? As much as possible, talagang ibibigay namin lahat. I-entertain namin sila. May balak ka ba bang gumawa ng shows abroad, like for GMA Pinoy TV? Why not? Kung may offer, siguro kasama ko na lang yung family ko kasi for sure mamimiss ko talaga yung mga anak ko. You've had a very successful career. Magto 20 years na. Congratulations, Jen! Thank you. Ano yung mga naging realization mo all these years? Realizations? Simula na nag-umpisa ka sa Starstruck at saka yun. Ngayon. Ganun pa rin naman siguro.
nag-iiba lang ako, nag-evolve lang ako, nagiging nadadagdagan lang yung anak ko, nagiging mas mature lang ako as a person. But in terms of like attacking roles, may naging pagkakaiba ba? Because syempre, nagkaroon ka rin ng marami kang naging experiences. Yes, nakakatulong din yung mga experiences na yun. And bawat role na ginagawa ko, nadadagdagan yung mga emosyon. Kasi nadadagdagan yung mga sakit na pinagdadaanan natin sa buhay. So, in a way, nakakatulong yun sa mga artista. At happy ako na pinagdaanan kong lahat yun. Kasi kung hindi, hindi rin siguro ako magiging ganito ka-effective. Mas mapili ka ba sa roles mo ngayon? Sa ngayon, opo. Wala like, na what kind of roles do you usually pick? Siguro ngayon, mas wala na yung mga sexy roles, love scenes masyado. Kasi mahirap, lalo na nung nakapangasawa na ako. At saka, nadagdagan na yung anak ko. Parang ngayon, mas... May boundaries. May boundaries na, may limit na. Kung ano yung kaya kong gawin, mas nagiging vocal ako na, oops, hanggang dito lang po ako. Kasi ayoko namang mapanood nila to sa future at makita nila to. Ano pa ang roles na gusto mong gampanan? Lagi kong ano eh, lagi ako nag-i-enjoy gawin yung pagiging kontrabida. Once ko pa lang siya nagagawa sa Rodora X, parang... Wow. Yeah, pero parang ang sarap niyang gawin na... Yung may dark side. Ako naman yung... nananampal yung ako naman yung nananabun kasi laging ako yung inaape so parang kung magkakaroon ako ng role na ganun siguro may enjoy ko siya. How do you keep yourself motivated? Madali lang, syempre iniisip ko yung family ko, yung anak ko, yung asawa ko, and yung mga fans ko, especially yung mga talagang matatagal na ayoko silang mabigo. Gusto ko pa rin na pag nakita nila ako, parang ang kaya pa rin, kahit papano. Pag nakikita ka namin dyan, parang you're the same person. Conscious effort yun na hindi ako magbabago. I will stay grounded. Yes, kasi importante you're one siya. Of the most grounded artists here sa gym. No joke. Thank you po. Salamat po. Importante po yun eh, na reachable ka pa rin. At saka, lagi ko sinasabi sa mga fans at mga taong malalapit sa akin na kung sino ako noon, ganun pa rin ako ngayon. Kasi gusto ko na, ayoko na mag-iba yung tingin nila sa akin. At gusto kong i-practice yun, ipasa rin yun sa magiging anak ko, ay sa mga anak ko. Na gusto ko, kahit na anong marating nila, hindi sila magbabago. Pero nung nanalo ka ba ng Starstruck, naisip mo yun na magiging big ka? Hindi. Naisip mo ba na magiging... Jeneline na sa doon. Nung sumali ako sa Starstruck, parang hindi pa ako 100% na ano eh. Parang kung alam nila yung story ko, hindi ko talaga siya gusto. Parang pinipilit ako ng nanay ko na gawin to. Na-realize ko na baka talagang ito yung destiny ko. Naka-destiny akong gawin to. At naka-destiny akong gawin to para pasihin yung mga tao. Siyempre, para mabago rin yung buhay ko. Kasi nung time na yun, breadwinner ako eh. Ako yung nagtatrabaho para sa parents ko. May nakakausap ka pa sa mga batch one? Marami pa rin po. Okay. Yung batch nyo, yun yung parang lahat kayo talaga naging okay yung career eh. Yung kumbaga lahat kayo, you kind of made a name for yourselves. So, sino-sino yung mga nakakausap mo pa sa... Si Sheena Halili, kausap ko pa rin. Si Katrina, si Yasmin. Si Nadine, hindi ko na masyadong... Medyo nag-private. Si Mark, yeah, kinuha ko siyang ninong ni Jazz, tapos kinuha rin ako ng ninong nung anak niya, ganon. Sila Rainier. Oo nga, sana na, no, magkaroon ng reunion kayo yeah. Kasi yun yung talagang batch niyo, ang saya eh. Message to your Global Pinoy fans na na-miss ka na makita sa big screen. Sa lahat po ng Global Pinoy fans, sana po makita-kita tayo ulit. Maraming salamat po sa suporta ninyo at pag-suporta nyo sa GMA shows. At sana po soon magka-meet tayo in person. Magkaroon kami ng show dyan sa abroad. At see you soon. Manood po kayo ng Love Die Repeat. Thank you, Jen! Thank you po. The GMA Pinoy TV podcast is an original production of GMA International. This episode is produced by Gerald Vista and edited by Anton Taginod.